morning. Today is October 10th and nandito ako sa rooftop. O, di ba? Ang pangit na ang background ko kasi dito kasi sa rooftop, parang combination na to ng nagtatanim kami. Tapos at the same time, yung mga ibang tambak. Kasi dalawang bahay to, bahay nila mama tsaka yung sa amin sa second floor. Kaya dito minsan nila ini-store. So ngayon, ayan, share ko sa inyo yung ginagawa ko. Habang today Saturday kasi, so wala akong lakad. Supposed to be magpapa-adjust ako pero naisip ko sa Monday na lang or Tuesday na lang ako magpapa-adjust kasi mas malapit kasi yung dentist namin dun sa office. So para hindi na ako lumabas. So for now, share ko sa inyo yung pinagkaabalahan ko today. Ayan. So parang ano ko eh, kasi alam niyo yun, mahilig ako sa mga activity ng mga parang buhay probinsya. May ipapakilala ko sa inyong gulay na para siyang munggo. Ayan, tingnan nyo kung kilala ninyo to. Pero sa mga Ilocano, for sure, kilalang kilala ninyo ito. Ayan. Ito kami ni Bicoy sa third floor. Ayan. Ito yung mga halaman ko, nakita nyo ba? Nandito kasi ako sa duyan. Ayan, kung ano-ano na lang. Mga sili yan, may oregano. Tapos yun, no? Yung ano na yun, lapit ko. Dito kasi ako sa duyan, hindi ako makanan. Zoom ko na lang, ayan. Ang tawag nila dyan, labog. Yan, labog na yan. Nung natikman namin yan, nasa Tagaytay kami doon sa farm. Kaya kumuha ko ng, ayan, nagpunla ako. Para siyang, basta pampaasim sa niluluto. And perfect siya sa mga, ano, parang sinigang, sa mga isda, yung mga ganyan. Talagang literal na maasim siya. Tsaka kapag kumulo, maaamoy ninyo mismo yung asim niya. Tapos ito na yung aking mga ano, ampalaya. May mga bulaklak na yan eh. Ayan, zoom ko lang. Ayan o. Oh. Ayan. Tapos yung sitaw. Ayan. Tapos may bago akong patubo na okra. Tapos banda dun sa luyot. Anyway guys, yung ginagawa ko ngayon is ito. Alam nyo ba to? Ang tawag nila dito is labog. Ay hindi. Ang tawag nila dito is ano, kadyos. Yung kadyos para siyang ganito o. Oh. Ayan. Ito, pinatuyo ko to. Doon nung pinitas na to, medyo ganito na talaga siya. Medyo tuyot na siya. Ayan. Charger ko yan. Ayan, medyo tuyot na siya kasi kapag green pa, hindi natin siya pwedeng i-store. Ito kasi, ang plano ko dito, ayan, habang hindi pa naman lulutuin, itatabi ko muna siya para siyang yung munggo ang lasa. Sobrang sarap nito. Marami siyang pwedeng paghaluan. Kunwari, nilagang baboy. So, basta adobo, basta't marami siyang pwedeng recipe na pwede ninyo siyang ilagay. Perfect na perfect siyang i-combi. Ayan. Hello, Bicoy. Bicoy, come. Ayan. Si Bicoy nagpupuo. Ayan, mamaya ko siya anuhin. Ililinisin. Kung nasaan kasi ako, nandun din siya. So, ito, itutuloy ko lang yung pag-ano ko. Kasi tuyot na siya, oh. So, kusa nang umiikot. So, tinatanggal ko na lang yung ibang natitira. Pero mayroon pa ding tulad nito, buo pa siya. Pero ganyan niyo lang oh. Madali siyang ayan, mag-crack. Oh, ayan. Ganyan siya. Iba-ibang kulay eh, may parang puti, ayan, brown pala tsaka black. So tuloy ko. Ito na yung ating natanggal na parang ano, ayan, kadyos tawag nila dito. So ayan na 'yan. So ito, pwede na natin 'tong i-store sa garapon para kung hindi pa natin lulutuin. Tapos anytime na gusto natin, kuha na lang tayo. Tapos ito yung mga napagtanggalan. Medyo mas madami kaysa dito. Ayan. Meron din ba akong mga tanim na kadyos? Ayan. Galing din yung sa mga buto na inano ko. Tinanggal. Tapos ito, meron ako mga napapuntis lang. Butterfly tea o turnip tea. Tapos ito na yung aking dalawang beans. So sana lumaki sila. Ayan, ang ating mga okra. Meron pala akong pipitasin na okra kasi may nag-iisang bunga na lang. Ayan, dumami na yung aking mga kalamansi. Pero matagal yan. Dito ko nahihirapan eh, sa chicharo. Magre-research pa ako kung paano ko talaga sila mapatubo kasi nakakatatlo na ako. Hindi nagtutuloy. Ayan, tapos ito yung pinaka-latest ko pala. May tanim akong bawang. Ayan. Medyo madami sila dyan. Tapos ito, start niya tayong magpitas. May isa kasi dito. Hindi ko na ito masyadong papalakihin. Kasi mag-isa lang naman. Pipitasin ko na siya. At ihahalo ko siya ngayon sa lulutuin ko. Oops, ayan.
Okay na yan. Talo-talo na yan. Kainin ko na yan. Lutuin ko na yan. Sama ko na yan sa niluto ko. Tara na, alis na tayo. Ika na. Baba na tayo. Magluluto pa ako. Ika na. Ito guys, friends ito. Or pako sa Tagalog. So, ang ginagawa ko dito, ayan. Nasa mahabang tangka ito. Ginayad ko na hindi ko na napakita sa inyo. Babalian ko siya ng hot water. So, ayan, ipiprepare natin. Papakita ko sa inyo kung paano ko to nire-ready. Ayan, yung pako na yan. So, meron na akong nahiwang, ayan, sibuyas, kamatis, tsaka kalamansi. Kalamansi, syempre, hindi natin sasama yung buto. Tapos, eto, itlog na maalat to na binili namin sa Tagaytay. Ayan, nakapagluto na rin ako ng fried rice para kay Sikel. Kasi sa amin, plain rice na white. Ayan, ipapakita ko sa inyo yung tangkay nito para may idea kayo. Ito yung itsura ng pako. Ayan, parang ganyan siya. Pero ang kinukuha lang dyan, yung pinaka-baby, yung pinaka-dulot, tsaka yung mga dahon. Tapos, kapag kinukuha yan, hindi yung hinihimay, kundi pa-slide ang pagkuha niyan para hindi na may sama yung mga matitigas na dahon. Kasi parang ang gagawin lang natin, parang halabos style. Ibang pinamili namin sa market, naayos ko na. Ayan, ganito ako kadami mag-ano. Bumili ng kamatis. Medyo mahal ngayon ng kamatis, pero okay lang. Bumili din ako ng pang ano namin ni Sikel, panggawa ng Shanghai. Ayan, tapos, ayan, share ko na lang din sa'yo, hindi naayos ni Sikel. Ito yung itlog. Ayan, may mga meron pa kami. Panahon ng kamatis, kalamansi ngayon, yung kalamansi nga namin medyo nasisira na, kaya ginagamit namin siya yung mga luto na pwedeng gamitan ng kalamansi. Medyo mahal ngayon ng sibuyas, 185 lahat yan. Yan lang. Hindi na kami bumili ng luya, meron pa naman. Pero kasi sa bawang, may supply ako ng bawang galing sa Bulacan, galing sa kapatid ko kasi nagbabawang sila. Tapos yan, may nabasag na egg kasi. Ayan, medyo maingis sa labas kasi may ginagawa. Mag-steak daw kami kaya bumili kami nito. So, okay, very easy lang naman ang gagawin natin dito sa pako. Meron akong mainit na tubig, so samantalahin ko na may mainit ako. Maglalagay na ako ng aking pangtsaa. Yan. Okay na yan. So, okay. Kaya talaga ako nagpainit. Bukod sa magtsatsaa ako. Ito yung pako. So, lulutuin natin siya sa mainit na tubig. So, ganyan lang. Parang iba-blanch lang natin siya. Ganun lang yung gagawin natin dito. Haluin lang natin. Mga 2 to 3 minutes lang, okay na yan. Good to go na yan, i-drain na natin. Kaming gumising ngayon kasi nga nag-market kami. Sunday ngayon, parang continuation na to ng vlog natin kahapon. Marami akong gagawin ngayon. Mag-aano ko, magpapaligo ko ng dalawang aso. Tsaka maglilinis ng bahay kasi ito talaga, oh, bonggang-bongga ngayon yung kalat dito sa bahay. Hindi maiwasan kasi may batang maliit. Ayan, kukunin ko lang yung tripod ko. Ayan, sige. Gawa-gawa muna tayo ngayon. Tulog pa si Didis namin, oh. Kalat ng bed. Ayan, tulog pa. Yung batang maliit. Sarap ng tulog niya. Binilhan namin siya nung nare-request niya talaga. Wait lang. Hanapin ko lang na wala na. Binilhan namin siya netong ano, sabi niya kasi, chocolate coin. So, ito yung chocolate coin niya. Ayan, yung vanity ko medyo makalat pa, di ko pa naaayos. Ayan. Chocolate coin, matutuwa siya nito pagkagising niya. Kasi ginawa namin, ayan. Ayan, nilagay namin sa tabi niya. Okay, gawa-gawa na ulit. Chocolate coin, laging nandito sa ilalim ng bed namin. Diyan siya natutulog. Papaliguan ko yun mamaya. Say hello, Ibiko. Di ka na masyado makita sa camera. Ang itin mo kasi. Na ready ko na yung ating pako, ayan. So, ganito lang magiging texture niyan. Hindi ko na nilagyan na kung ano-ano, ng asin or anything, wala, direct lang. Ilalagay na natin siya ngayon sa plate. Yung ating pako, next natin is, ilalagay na natin yung ating kalamansi, ayan. Kalamansi syrup, ayan. Tapos, bukas sa kabila nilagay yung ating sibuyas tsaka kamatis para may idea lang kayo kung paano ito gawin. Minsan nilalagyan ko siya ng
tawag dito? Di ko maiisip. Makarel. Yun. Pero yan, dito, perfecto sa itlog na maalat. Katulad ng sinabi ko sa inyo, yung itlog na paiskaling to ng Tagaytay, doon namin binili. Yung itlog na maalat sa Tagaytay, wala siyang color. So, ganyan lang naman. May nagpupukpuk ka kasi may ginagawa si JR. May mahilig yung mag-ano eh. Tapos, gawin lang natin dito sa itlog na maalat. Yan, hatiin lang natin para hindi lang isang makakain. Sa mga hindi nakakaalam ng pagkain to, hindi ko din alam kung saan to nagmula. Ayan, pero itong pako na to, tinuro to sa akin ng dati kong ka-office mate. Nanay na kasi yun, parang medyo may edad na, kaya madaming alam na luto. So ako, kapag nagustuhan ko, alam nyo yun, ginagaya ko. Tapos nung pinatikin ko to dati sa family ko, nagustuhan nila. Okay guys, para may konting, magkaroon ng konting twist, kasi hindi naman ganun kaalat yung ating salted egg. Nilalagyan ko pa to ng ng bagoong isda. Ayan. So ang bagoong isda na gamit ko is ito. Ayan. JBL. Kalugin natin para mix na mix. Konti lang. Okay na to ng 1. 2. Parang masyado nang madami yung 3, no? So, alanganin na lang sa 3. Ayan. Tapos, wala na kayong ibang gagawin. Kundi i-mix lang ninyo ng i-mix. Then, okay na. Ready to serve na to. Pag maalat, lalagyan ko na lang siya ng kamatis. Pero parang konti nga yung kamatis eh. So, ang tawag dito ay salad. Fernsy na salad. So, ang Fernsy is mayaman to sa vitamin C. Actually, meron niyang vitamin C na ang brand is Fernsy na ang in-endorse ngayon ni Sarah G. Ayan. So, pakita ko sa inyo ng malapitan yung ating Ayan. Ganyan siya. Ito na yung ating pako o Fernsy salad. Nagdagan ko pa ng kamatis, nakukulangan ako sa kamatis. Tapos okay na yan, ready to serve na yan. Kain na tayo. Ayan, hindi ko na pinakita sa inyo pero gumawa kami ni Sikel ng lumpiang Shanghai. Ayan, lagay lang namin sa freezer para anytime na nagmamadali kami at wala kami pang ulam. So, nandito lang. Siya favorite to kasi ni Sikel. So, ito yung mga nagawa namin sa 1 kilong pork. Ayan. Kakatapos na namin paliguan yung dalawa. Ito tayo, yun yung towel nila. Dalawang aso, ayan. Oh, active na active kayo, ha? Kung fresh na kayo, ha? Ni si Bilis. Ay. First, meet my chef. Nagluto, magluto siya ng pork steak, o, di ba? Yung pork steak niya, narinig niya yan. So, madaming kalante. Tapos, ika-fry mo, diba? Tapos, di ko pa alam kung anong susunod. Kasi may ginagaya siyang chef na paborito niya eh. So, sarapan mo, boy, ha? Sigurado mo, boy, masarap yan. Ang dami ko pang hugad dyan eh, no? Tambak pa. Start na maglinis ng kitchen. Si Batuta, nagising na. Ganyan yan yan. Sumisigaw yung mala frozen. Dito, ganito. Ayan, yung money, yan? Ano to? Tawag niyan? Money coin. Chocolate coin. Isa, yan ako. Ito naman itong tuta na to. Please, no. Lalaro. Kaya mo na, magulo pa buhok mo, girl. Ang dami pa ng bahay, dami pang kailangan ayusin. Ito na si Chef Boy Logro. Sarap yan. Ah, boy. Yan. Kumuhin mo. Usok pa lang. Usok pa lang? Tingnan ko nga. Baliktad naman yung pagkakalagay mo ng takit. Paharap sa atin yung usok. Dapat counter. Dapat malambot yan, boy, ha?
yung aliwa. Pagbutihin mo. Ayan, maglunok. Gagawa tayo ngayon ng ano. Nang minatapos sa saging, kasi yung mga saging namin na sa bagaling sa Tagaytay, medyo iba na yung color niya. Ayan, nasisira na. So, kaysa matuluyang masira, gagawa na tayo ng minatamis na saging. Bumili ako sa market ng 2 kilong sugar, pero brown sugar, pero hindi naman ito lahat mauubos. So, start na akong maghimay-himay. Kasi sayang eh. So, ganito kami magminatamis sa saging. Ayan, ano, kinakat namin ng ganito kasi i-store namin to sa ref. So, gawin ko lang yung the rest ng saging. Guys, ayan, mag-e-end na po ako ng vlog natin for today. Ayan, tapos na rin akong maligo at nakapag-skincare na rin ako. And for today's, ang ginamit ko pa din is yung Perfect Skin na Rejuvenating Set. Kasi nabanggit ko sa inyo na gumagamit pa rin ako kasi para kahit papano matanggal pa rin yung konting natitira ng mga dark spots. Tsaka, ayan. And of course, yun guys, para sa mas ano pa, sa hindi nakakaalam about dun sa topic natin ngayon, yung tungkol sa Pako o Fern C. Ayan, napaka maraming benefits po yung pwedeng ibigay nun sa atin. So, para sa mas malalim pa, pwede po natin siyang i-search. Tapos, madali siyang makita sa Wikipedia. So, okay guys, siya lang pong share ko sa episode na to. Ayan, sana nag-enjoy po kayo sa ating vlog. And thank you so much for watching. And I hope to see you on our next video. Thank you, bye-bye.